Narinig natin sa ating unang pagbasa ang first part, simula ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. May malalaki kasing problema ang mga unang Kristiyano dito, kaya sinulatan agad ni San Pablo. Pero bago po natin alamin kung ano ang nilalaman ng first part ng sulat na ito, alamin muna po natin kung ano yung ilan sa malalaking problema na ina-address ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Sapagkat alam ko namang interesado, lalong-lalo na ang mga marites dito. Pero bago yan, let me begin by saying, hindi man normal, talagang mag-expect ka na kahit papaano, in one way or another, na magkakaroon ng mga problema sa isang samahan, sa isang komunidad. Eh yun nga nag-iisa ka, pinoproblema mo na yung sarili mo, yung pakayang magkaroon ka ng kasama. At mentras mas maraming grupo, halimbawa tayo mga Katoliko, mas malaki ang tendency either na mas emphasize yung problema o mas maraming problema. Pero kahit saan ka magpunta, makakakita ka ng problema. There is no perfect community here on earth. Ang perfect community, that Trinity, Santissima Trinidad. Ba tayo, talagang makakakita ka ng mga flaws, ng mga problema. Kaya, huwag masyadong pinoproblema yung mga problema ngayon. Ang mahalaga, hindi ka parte ng problema at bahagi ka ng solusyon para ma-resolve yung mga problema. Father, kanina ka pa dyan, problema na lang problema. Ano nga ba yung problema nila? Pag-usapan na po natin ang problema ng mga taga-Corinto. Basically, ang problema nila yung pagiging makamundo. Kasama dito yung pagiging materyaloso, yung paghahangad ng yaman, ng kapangyarihan upang maging angat sa karamihan. Port City po kasi ang Corinth. Sentro ito ng trade, industry. Kaya malakas ang hatak ng yaman dito sa mga taong nagpupunta dito. At dahil maraming tao ang nagpupunta dito, ang mga taga-Corinto ay exposed na exposed din sa masamang impluensya ng iba't ibang mga tao. Nandiyan din ang bangayan, ang awayan nila. Nandiyan din may mga suplungan pa sa pagitan ng mga Kristiyano. Kaya nakakahiya ang mga pangyayaring ito. Nandiyan ang division among them. Yung rift or yung pagkakaiwalay ng mayaman at ng mga nasa laylayan sa lipunan. Kaya nga nasa sacrifice nila, pati ang kanilang banal na pagdiriwang, na dapat ang esensya ng Misa o Eucharistia ay pagkakaisa. Pero dahil dyan ay parang ang pagkasalo-salo nila ay nababastos na nga nila. Pero palagay ko ang pinakasukdulan ng kanilang problema ay ang kanilang pagiging karnal, yung marami sa kanila. Kasama dito yung pagpatol sa prostitutes. Maraming prostitutes sa Corinth. Kasama dito yung sex outside marriages. At kasama dito yung pakikipagtalik kahit sa mga kamag-anak na malalapit, like incest. Imagine that. Ganyang katindi yung problema, kaya sumulat si San Pablo. At yung narinig nga po natin, na first reading, ang first part ng sulat na ito. Himay-himayin po natin briefly kung ano nilalaman ng sulat ni St. Paul. Una, pansinin po ninyo, nagpakilala siya. Ako si Pablo, kakaiba sa ginagawa nating pagsulat ngayon na ang pangalan natin ng sumulat ay nilalagay natin sa ulihan. Dati, nilalagay talaga sa unahan. And upon stating his name, sinabi niya na siya ay apostol, sinugo ni Kristo. Dito, ipinapahayag niya ang kanyang authority. Not to brag, hindi para magmataas ha, hindi para magmayabang ha. Kasi nga, sasabihin actually ni St. Paul, sa 1 Corinthians, I am not worthy to be called an apostle. I am the least of the apostles. Because at one point, I firstly persecuted and oppressed the church. So, hindi siya karapat-dapat para sa kanya na maging apostol. Kaya lang niya sinasabi na siya ay apostol. Ang ibig sabihin ng apostol, sinugo.
Sinong nagsugo sa kanya? Hindi ang kanyang sarili, kundi ang Panginoon. Alam naman natin ang kanyang naging istorya, di ba? Kasi kung tatanungin siya, ayaw niya yun. Bakit? Ikaw ba naman yung isusugo sa mga dating pinipersecute mo? Malamang isa dyan, dalawa dyan kamag-anak ng mga pinapatay mo, ng mga pinapahirapan mo. Gusto mo ba yun? Ayaw ni St. Paul noon. Pero kaya niya sinasabi siya'y sinugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yun para sa kanya, kundi para sa kanila, para makinig sila at upang maging maayos na ang buhay nila. Nagigas niyo ba? So kumukuha ng authority si St. Paul, hindi sa kanyang sarili, kundi sa Diyos. Upang sa kanyang mga sabi na sulat niya sa mga taga-Korinto, makinig sila. So yun po yung first part. Yung second part doon, ay ni-remind ni St. Paul ang mga taga-Corinth ng kanilang identity. Binabasa ko sa Tagalog, hindi kita yung sinasabi sa English. Ang sabi sa English ay, "You are sanctified in Christ Jesus, called to be holy." Ang identity nila ay holy, sanctified. Yun ang ating identity actually. Sapagkat for us, Jesus died. Suliapan mo nga yung katabi mo. Mukha bang banal? Father, mukhang bangag. Father, si Lola, mukha namang banal, pero mukha ring bungal. Joke lang. Tayong lahat ay mga banal. So dito po makikita natin, alam kong mahirap itong intindihin kasi makasalanan tayo. Pero tandaan natin, ang sinasabi sa atin ng yugtong ito sa sulat ni San Pablo, applying this to us as Christians, yung kabanalan, yung pagiging santo natin ay hindi nakabatay sa mga mabuting ginagawa natin o sa mga mabuting nagawa natin, kundi sa mabuting ginawa at ginagawa ng Panginoon sa atin. We are holy because we were made holy by Jesus, who is ultimately holy. So banal ka, hindi dahil may mabuti kang ginagawa o ginawa, kundi dahil siya may mabuting ginawa sa iyo at may mabuting ginagawa pa sa iyo. Hindi naman ibig sabihin ito, huwag na tayo magpakabuti, ha? Mas lalo nga po tayong dapat magpakabuti sapagkat that is our identity. Yun ang tingin sa atin ng Diyos. Yun ang naturalize natin sa mata ng Diyos. So dapat ipakita natin ito ng maayos at lubos. Hindi ka dapat nagmumura kasi ang identity mo, hindi talaga nagmumura. Hindi ka nalikha ng Diyos na nagmumura. Hindi ka dapat seloso. Wala yun sa karakter mo dapat bilang isang Kristiyano sapagkat hindi ka pinlano at ginawa ng Diyos na ganito. Hindi ka dapat makamundo. Kaya huwag natin sabihin, ako'y tao lang mahina, marupok. Hindi ka dapat mahina at marupok sapagkat dapat si Kristo bilang isang Kristiyano ang kalakasan mo. Kaya sa totoo lang, kung magpapakatotoo tayong lahat, magiging maganda ang buhay natin kasi ang pagpapakatotoo natin ay yung pagpapakabanal natin. Magiging maganda ang samahan, magiging matatag lalo, at magiging maganda lalo ang simbahan natin. So, nakita po ninyo, ha? Ni-remind ni St. Paul sila, you are sanctified in Jesus, you are called to be holy. Tapos, sa kanya briefly sinabi, natutuwa ako sapagkat pinagpala kayo. Ni-remind niya ang mga taga-Corinth ng mga blessings na tinanggap at tatanggapin pa nila through Jesus. Mga blessings na sinasayang ninyo dahil sa pagiging pasaway ninyo. Iyon yung sulat ni St. Paul sa mga taga-Corinth. May napansin po ba kayo? Nakita po ninyo, ha? Inisa-isa natin kanina yung mga major mga kasalanan, lalong-lalo na yung incest. Tindi ng mga kasalanan yan. Nakita niyo yung first part ng letter of St. Paul to the Corinthians? Tinakel ba yan? Ha? May panunumbat ba agad? Ha? Wala. Baka kung tayo magsusulat nito, lalong-lalo na mga kabataan ngayon, baka ang sulat sa mga taga-Corinth ay ganito, for the persons na mga Korinto, for the mga pasaway dito,
For dago kayong lagi sa pagiging pasaway ninyo. Sige kayo. For dago din ang kaparusahan para sa inyo. For the thunders na mga narito, parang hindi nyo nagagets yung sinasabi ko. For the. Uso daw yan, sabi nila. Kaya nakikiuso lang ako. Hindi ko rin maintindihan. Pero back to the point. For the point of St. Paul's letter to the Corinthians, wala muna. Wala talaga. Nakita nyo ha? Panghuhusga, wala. Mga pasaway, wala. Mga makasalanan kayo, nakakayak, wala. Sa halip, ay pinarealize niya sa kanila. Yung identity nila, hindi kayo ganyan eh. Ano ba nangyayari sa inyo? Sa halip, pinarealize niya sa kanila ang mga blessings na sinasayang nila. At sa halip, ay pinarealize ni St. Paul sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos, bagkat sa pamamagitan ni San Pablo, tinatama niya sila. Kamakailan ay medyo may pagkakamali yung ilan sa mga staff natin dito sa parokya. Sa inis ko talaga, na text ko, sana lang ha, heads will roll. Makikita niyo talaga. Saka ako sinabi nga yung kasalanan nila. At pagkatapos, sabi ko, parang hindi naman yata tama yung text ko. Kahit na may dahilan ako para i-text ito. Sabi ko, sige, hindi. Mini-meeting ko sila over lunch na maganda naman yung mood. Actually, may sasama pang isang tao na hindi naman bahagi ng staff. Sabi ko, Kuya Engineer, labas ka muna. Ayoko kasi marinig ng iba. Gusto ko kami-kami lang talaga. Tapos, sa isang malumanay na tono, sabi ko sa kanila habang kumakain, "Oy, mga kapatid, kinuha ko kayo dito kasi masipag kayo, mabait kayo, madiskarte kayo. Huwag niyong pabayaang mawala yun. Wag. Sapagkat yun kayo eh. Asset niyo yun eh. Huwag niyong pabayaang mawala yun." At dinagdag ko pa, "Kinuha ko kayo dito, hindi lamang upang kayo'y makatulong sa parokya, kundi upang yung parokya din, at ako personally, ay makatulong sa inyo. Hindi ako napaka-stricto sa inyo, alam niyo yun. Sana nakikita niyo yun. Huwag niyong sayangin yun." Mga kapatid, alam ko na hindi ko minsan nag-work yung taktikang ganito, yung style na ganito, yung diplomasyang ganito, yung pagiging, I should say, makadiyos at makataong pamamaraan ng pagtatama ng tao. Pero kung hindi man siya magbago sa pamamagitan ng parang ito, hindi mo na dalahin yun, dalahin niya na yun. So ibig sabihin, lahat ng paraan ay na-exhaust mo na para sa kanya. Kung hindi man siya magbago, cargo na niya. Parang ayaw niyong maniwala ah. Parang hindi kayo kumbinsido. O sige nga, for the persons na ayaw ng sinasabi ko, sige, sa palagay mo ba, nag-improve siya dahil sa pagmumura mo? Sa palagay mo ba, nabago na siya dahil sa paniniis mo? Sa palagay mo, nabago na siya dahil sa panghihiya mo? Yung kulang na lang sabihin mo sa kanya na wala siyang kwenta. At kung may choice ka, ayaw mo na sa kanya. Ay sigurado, yun pa ang mas nagpapalala sa kanya at mas nagpapalala ng relasyon nyo sa isa't isa. Sinasabi sa Ebanghelyo, tayo'y mga lingkod ng Panginoon, ha? At bilang mga lingkod niya, ang unang-una nating responsibilidad, tandaan natin, ay ang pamilya natin. Sa Ebanghelyo, yung kanyang mga kapwa alipin, sa konteksto natin, yung kapwa rin natin. Pero first and foremost, una dyan ang pamilya natin. Sila ang dapat nating i-guide. Ang pagmamahal ng Diyos ay unang dapat maramdaman nila sa pamamagitan natin. Yung pagmamahal ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos, yung concern ng Diyos, yung peace ng pasensya ng Diyos, dapat yun ay unang maramdaman mula sa Diyos, papunta sa atin, through us, to our family. Tama po na mahirap ito. Pero hindi kaya mahirap. Ito ang magpapa-worth it ng lahat ng ating pagisika. Kung yung mga hardcore na mga makasalanan na itama kahit papaano ng style na ganito ni San Pablo, makadiyos at makatao, yung asawa mo po kaya, yung anak mo pa kaya, yung kapatid mo pa kaya, yung magulang mo pa kaya.
Again, kung hindi man yun makapagpabago sa kanya, sinisigurado ko sa iyo na darating yung pagkakataon, yun ay pagsisihan niya. Kahit wala na siya at wala ka na. Kahit na hindi na mabubuo muli kayong dalawa, sinisigurado ko sa iyo. Iisip-isipin niya yun. Na sa lahat ng tao na po pwedeng mag-give up, ikaw talaga ang nanatili sa kanya. Hindi ba yun naman talaga ang impyerno? Ang impyerno, katulad ng sabi ko minsan sa sermon ko, ay yung, ang Diyos, mahal na mahal ako eh, pero binaliwala ako eh. Yun ang impyerno. So ganun din yung, mahal na mahal ako ng asawa ko, mahal na mahal ako ng anak ko eh, mahal na mahal ako ng kapatid ko, sa kabila ng mga ginawa ko, nandyan pa rin siya para sa akin, pero yun ay binaliwala ako. Ay, imbis na ikaw ang magdala sa konsensya mo, parang hindi ko na-exhaust lahat. Parang dapat nagtsaga pa ako sa kanya. Siya ang magdadala, hindi ikaw. Yung burden ay nasa kanya na at wala na sa iyo. Ito sana, mga kapatid, ang ating pagdasal bilang biyaya ng banal na misa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kaya magbantay kayo, sapagat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan nyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang alipin iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan, makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ang alipin yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapag-imbabaw. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.